Hi, Madonna and Madonna. So I am back, Madonna and Madonna, after ilang days nung last kong upload. So Madonna and Madonna, buhay pa ba kayo? Then let me hear you. So naririnig ko naman kayo. So comment down below, I'm still alive, cause that's our usual drill, Madonna and Madonna. So for tonight, Madonna, Madonna, dahil gabi na ngayon sa amin, gabi na ngayon dito, so malamang gabi din ako nagre-review. So ngayon, Madonna, Madonna, magre-review na tayo again. So I am back ngayong taon na to na magre-review ng product. So story time, bakit hindi ako nag-review last month? Like, I want to explain to you paano yung rason kung bakit hindi talaga ako nagagawa ng review last month at wala talaga ako mga videos last month. So, ito kasi yon March. Nagsimula yung lockdown. So, syempre, hindi na kayo makakalabas. So, paano yun magre-review ako ng products? Tapos, kung i-recommend ko sa inyo, hindi nyo mabibili kasi lockdown nga. So, that's one reason. Aside from that also, since it is, you know, that time, ano pa yung Pilipinas sa, ano, COVID, yung virus, yung corona, like, marami pa, ay, bago pa siya dito, and, like, tumataas yung cases that time. So, for me kasi, parang that time, I feel like it's not time to review products, and, like, it's insensitive para sa akin, or, it's not sensitive for me na magre-review ako ng mga products habang may crisis na nangyayari that time. Like, yung ano pa, yung fresh pa siya. So, parang hindi ko muna iniisip na gumawa muna ng mga reviews kasi that time maraming na-lockdown, maraming nawala ng trabaho, maraming na-stop sa kanilang mga trabaho, so hindi sila nakakasweldo. So, ayun, hindi muna ako nag-review during those months, March, April, May, June, July. So, hindi muna ako nag-review kasi yun nga, like, ano pa, fresh pa yung crisis dito, tapos, like, yung mga tao is naghihirap. So, hindi ako pwede na magre-review ng mga products habang yung mga ibang tao or yung mga viewers ko is, you know, broke or, like, nawalan sila ng trabaho or stuff like that. Kaya, that's the reason why hindi muna ako nag-review past months. But now, since Madonna and Madonna, we are already in a so-called new normal. So, ngayon, nagbabalik na ako. And since yung may iba kasi bumalik na sa kanilang mga trabaho, so, I think may kita na sila. So, I think this is for me a time also na makarecommend na sa inyo ng product at mabili nyo. And na, ano na kasi yung, ano ngayon, yung quarantine sa ibang station. Ibang lugar na nalawakan na. So, ayun nga, Madonna, without further ado, magre-review na tayo for tonight. And ang i-review natin for tonight is, tan-tan-tan-tan, ayan. So, this is the Aqua White, this is the iWhite Korea Aqua Pure Gel Toner. So, sorry if late na ako sa pag-review nito. So, tong product na to is last year pa ata to lumabas. I think mga December or I'm not sure. Sa last year pa to lumabas. So, ngayon ko lang to siya na-review sa inyo. And, bago ko lang kasi to binili. So, ayun. So, this is the iWhite Aqua Pure Gel Toner. So, babasahin ko muna kung anong sabi ni Mayor dito sa harapan. So, I wanna tell to you what are the details. So, iWhite Korea Aqua Pure Gel Toner. A gentle alcohol-free everyday toner that helps hydrate and replenish, gently soothe skin, boost the absorption of other skincare products. And this product is paraben-free, triclosan-free, and talc-free. So, yun yung mga claims niya dito sa harapan. So, maglalagay nila ako ng ano, ng wordings. So, ngayon, Madonna, titingnan natin kung ano-ano naman ang sabi dito sa likod. Sa
product na ito. So again, the iWhite Korea Aqua Pure Gel Toner replenishes your skin. Replenishes your skin after washing your face. It is formulated with skin balancing, hydrating, and soothing ingredients such as Panax ginseng root extract that is usually found in Korea, green tea leaf extract, which is good for hydration, and rice bran extract, and also aloe vera leaf juice and mulberry bark extract that helps balance skin pH level, hydrate and replenish skin after washing your face, gently soothes skin, and improves absorption of skincare products used after this toner. So, yun yung chika niya dito sa harapan, ay sa likod. And, nakalagay din dito yung directions for use. So, mamaya na yan natin, chichikain. So, ngayon, yano ko muna yung mga basics ng products na ito. So, this product contains 8 ml and this product has an expiration date of 2022. So, may 2 years pa tong lifespan and this product is, of course, made in Korea. So, ngayon mga donya, ito na yung pinakakahintay niyong part. So, ngayon, susubukan na natin to at titingnan natin kung nakaka-pure ba ito ng aking kalooban o hindi. Charing! So, tingnan natin kung nakaka-pure ba ito ng face or hindi. So, babasahin ko muna yung directions for use. So, after washing your face, apply iWhite Korea Pure Gel Toner either directly onto your face using your clean fingers or be applying on a cotton ball or pad. Avoid the eye area. Once the product has been fully absorbed, proceed into your next skincare step. And if any irritation occurs, discontinue use and consult your doctor if necessarily. So ngayon mga donya, nakapaglinis na pala ako ng face. So ayan siya. So, as you can see sa screen, parang hindi talaga siya malinis. Pero malinis na yan, okay? Tanggapin nyo na lang na ito na yung mukha ko. So, karumi-rumi siya, pero nalinis ko na yan. So, ngayon, i-a-apply na natin to siya directly sa ating face. So, ngayon, bubuksan na natin to. Ta-da! Ayan, so nabuksan na siya. So, first, let us see the consistency. So, ito yung product. So, as you can see, para siyang laway. Yun. So, yan. So, it is watery. And totoo nga yung sinasabi niya na gel siya. Gel siya na parang tubig. Yun. Watery siya na gel. So, yan siya once na minix ko na. So, yung amoy niya is kagaya nung iWhite na Aqua Moisturizer. So, ito yung kapatid niya pala. And, meron ako noon, pero, naubos ko na. So, bibili pa ako noon, if makakalabas pa ako. So, yun yung amoy niya, para siyang yung Aqua Gel Toner. And, also, unlike the moisturizer, yun is mas thick, and ito is mas thin yung consistency niya. So, ngayon, without further ado, i-apply na natin to. Ang dami kong kakak. Oh my God. So, ngayon, maglalagay na to ng Naruto headband. So, ito na siya. So, on this side, mag-a-apply ako using my fingers. Then, dito is using my cotton pad. Wait lang. So, ngayon, uunahin muna natin ang ating dito na side. Yan. So,
So, ito yung itsura niya on this side. Then, dito, gagamit tayo ng cotton pads. So, I have this, wait lang, cotton pads. So, titingnan natin kung ano ang itsura niya and ano sa feels niya if i-apply siya through cotton pads or fingers. Ito siya. So, as you can see, hindi na makikita pero dito sa akin, blue. May pagka-blue siya dito. Sa camera, para lang siyang white. Para talaga siyang laway or parang, iba na yung naisip ko. Basta para siyang laway. So, yun yun. Ngayon, so, ayan na siya, mga donya. And, mga donya, so ito na ngayong sa fingers, then ito na yung sa cotton pads. So, as you can see, mga donya, mga donya. Wait lang. Left ko muna yun. So, on this side, ayan siya. So, nagsiset na siya. So, ngayon, sasabihin ko na yung first impressions ko sa product na ito. So, first, yung consistency niya is very malabnow or very watery. So, yun yun. Yung scent niya is okay din naman. And, nung in-apply ko siya sa face ko, wala siyang hapde since it's a toner. And, I think water-based to. So, I think, basta wala siyang hapde feels. And then, also, nung in-apply ko is smooth siya pag i-apply sa face mo. So, para ka na talaga nag-apply ng tubig. So, yun yun. Or, serum. Parang ganon. So, parang nag-apply ka ng serum. Then, also, as you can see, after ko in-apply or nilagay yung, ano, is, para siyang nagbibigay ng glass skin effect. Or, parang, moisturize yung skin ko. And, up till now, ayan, oh. So, ayan. Ayan. Pag i-ano ko yung face ko, nagbabounce back yung light. So, ayan. So, ngayon, nagsaset na siya. And, to be honest, hindi siya sticky or hindi siya, ano, sa kwan, pag ginanon mo, hindi siya sticky. So, yun yun. So, it's smooth. So, yun yung masasabi ko. And also, ano, para kang, pag naset na siya, para kang walang nilagay sa face mo. So, yun yung feels niya. And I think it's a good thing also na parang wala kang ma-feel na nilagay sa face mo. So, ngayon, mga don and mga donya, ayan. So, if you were to ask me if I can recommend this to you, diba, ang dali lang ng review ko, oh my God. If I could recommend this to you, for me, I think, pwede din to. Pwede, if, especially if nagtitipid kayo, you can use this. And, I think, nandoon naman yung effect niya. So, ayun siya. And then, yung mga claims niya, oh my God, nakalimutan ko yung claims niya. So, it hydrates naman and replenish skin after washing my face. So, as you can see, so, it really hydrates my skin. And then, also, it soothes my skin. I think, it soothes naman my skin. Wala din naman ako mga skin bumps, so I cannot really, ano, that. And also, titingnan natin if maabsorban niya yung susunod na product na ilalagay ko. So if you're to ask me again, mga donya, mga donya, if I can recommend this product to you, then I think you should, especially if you are on a budget. Kasi na-deliver naman yung claims niya, especially yung hydrate and replenished skin. So, yun yung inano ko. Yun yung talaga yung inano ko din, tinignan ko. Kasi, as you can see, parang moisturized talaga siya. And sa feels niya, moisturized din naman siya. Pero yun nga lang, ang dali-dali niya mag-set. So, yun na yun. And also kasi, this product is, you know, cruelty-free. And alam mo na, yun yun. And iWhite to. So, I can recommend this to you. So, that's it, mga don and mga donya. I hope you have learned something for today's session. Kahit ang short-short lang ng review ko. And see you on my next review, mga donya and mga donya. Bye-bye!